Nabigha ni si Zandro sa aswang na si Aubrey. Unang kita pa lamang niya rito habang si Aaliyah naman ang nakakita at nabighani sa kanya. Ngunit kayo na lang ang pagtataka ni Zandro nang hindi lumabas sa mga kuha niya ang imahe ng dalaga. Kaya naman kinutuban siya na isa itong aswang. Umuwi si Zandro sa kanila at sinabi kay Tata Celo ang tungkol sa babae sa kakahuyan. Pinaghanda ni Tata Celo si Zandro. Kailangan daw na hanggat maaga ay mapatay nila ang mga ito bago pa raw ito makapaghasik ng lagim sa kanilang bayan. Tutulman ang kalooban ay walang nagawa si Zandro kundi ang sumunod. Noon pa man ay iyon na ang misyon ng kanilang pamilya, ang pumatay ng mga aswang. May kakayahan ang kanyang Tata Celo sa pagkilatis ng mga aswang at kung paano rin ito papatayin. Mailan na itong naituro kay Zandro. Minanmanan muna ng mag-ama ang mag-iinang aswang, gayon din ang matanda at kubang kasama ng mga ito. Tila may pinaghahandaan silang laban. Sa ginagawang pagsasanay ng triplets ay hindi maiwasan na mapabukaka at bahagyang lumitaw ang ikinukubling kayamanan ng mga ito. Naroong dumungaw ang bundok ng makiling at arayat mula sa masikip nilang blusa. Naroon ding tangayin ng pilyong hangin ang palda nila at saglit na kumaway ang biyaya ng langit mula sa loob nito. Kaya naman nagkandaluwa ang mata ng kuba, tuwang-tuwa sa kanyang nakikita. Gayun din ang mag-amang Zandro at Tata Celo, napapatakam sa bawat pagyugyok at paggalaw ng mga kasilanang hindi nila maaring mahawakan. Tinuktukan ni Zandro ang sarili para mabalik siya sa wisyo dahil alam niyang hindi iyon dapat. Masama ang magnasa, lalo na sa babaeng hindi mo kilala. Bagamat na kay Aubrey lamang ang mga mata niya, ay alam niyang masama pa rin yun. Sinabi ni Zandro sa ama na hindi naman mukhang masasamang aswang ang mga ito. Pero hindi kumbinsito si Tata Celo. Para sa kanya, pare-pareho lamang ang mga aswang. Tao ang pagkain nila, kaya wala silang puwang sa mundo ng mga tao. Bago ang pagpula ng buwan ay kailangan na nilang mapatay ang mga ito bago pa sila maunahan. Kabilugan ng buwan. Tahimik na lumapag ang prinsipe ng mga aswang na si Prinsipe Monty sa harap mismo ng bahay na pinagtataguan ng mga triplets. Paglapag nito ay bigla na lamang itong napayak nang makitang natapakan niya ang etyas ng isang asong gala. Kinaskas niya ang makintab na sapato sa damuhan upang mawala ito. Si Zandro at Tata Celo ay nasaksihan iyon dahil pasugod na rin sana ang mga ito upang tapusin ang mga aswang. Bitbit ang kanilang mahabang mga itak na benditado at sadyang niyari na pamuksa ng mga aswang. Agad silang naamoy ni Prinsipe Monty, kaya naman wala silang pagpipilian kundi harapin ito at ang nagsulputan pang mga kasama nito. Si Tata Celo ang humarap sa mga alagad na aswang habang si Zandro ay agad nakipagtagisan ng lakas sa prinsipe. Nagpatintero sila. Naagaw ni Monty ang itak ni Zandro, pero bago pa ito magamit ang prinsipe ay pinalipad na ito ng malakas na sipa ni Zandro at nasalurin niya. Tapos ay naagaw ulit ni Monty at nasipa ulit ni Zandro at naagaw ulit ni Monty at nasipa ulit ni Zandro. Mga ilang ulit na ganoon ang eksena nila hanggang sa napagod ang prinsipe at hindi na inagaw ang itak. Akmang aatakihin na nito si Zandro, ngunit bigla itong natigilan nang kakagati na ang leeg ng binata. Naamoy kasi nito ang bawang na ginawang pabango at lotion ni Zandro, kaya napaatras ito. Ang triplets ay patong-patong ang ulong nakasilip sa bintana ng bahay habang pinapanood ang labanang nagaganap. Hindi nila kilala si Zandro, pero napahanga sila nito. Nagkatinginan sina Aaliyah at Athena dahil ito ang lalaking nakita nila sa halamanan noong bagong dating sila. Nagulat sila nang biglang magsalita ang kuba mula sa kanilang likuran, kaya't sabay-sabay silang bumagsak dito. Pakiramdam ni Kabu ay siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong universe nang bumagsak sa kanya ang tatlong sexing babae. Ramdam na ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang halamnan ang malambot na mga nakaumbok sa katawan ng mga ito, kaya naman ang pinakatatago-tago niyang sandata na puno na yata ng agil dahil hindi nagagamit ay biglang napahumindig na tila ba ginising ng kalikasan. Agad naman nagsitayuan ang magkakapatid at inis na sinisi si Kabo sa panggugulat nito. Muli silang bumalik sa bintana upang silipin ang kaganapan. Si Minerva naman na kanilang ina ay labis na nag-alala. Pinayuhan sila ni Apo Kutim na tumakas na at siya na ang bahalang humarap sa mga matitira pang aswang.
hindi na sila nakatitiyak kung kalaban o kakampi ang binata at matandang nakita nilang kumakalaban sa mga aswang. Patakas na sila nang marinig nila ang malakas na paghiyaw ng prinsipe ng mga aswang. Isang hudyat na natalo na ito ng binata. Nagkatinginan sila. Hindi napigilan ni Aubrey ang sarili. Parang may nag-uudyok sa kanya na lapitan ang binata upang magpasalamat dito dahil tila nabunutan sila ng tinik sa pagpaslang nito sa prinsipeng kanilang kinatatakutan. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ni Aubrey kay Zandro. Natigilan si Zandro at hindi nakaimik. Mula sa kanyang likuran ay nagsalita si Tata Cello. Sinabi nitong hindi dapat kalimutan ni Zandro ang kanilang misyon dahil lamang sa isang yakap ng pasasalamat. Dahil sa narinig ay nag-angilan ang dalawa pa sa triplets, gayon din sina Minerva, Tata Kutim at Kabu. Batid na nila ngayon na ang dalawang lalaki ay hindi kakampi kundi mga kaaway din. Inihanda nila ang mga sarili sa maling hakbang ng mga ito. Unti-unting lumuwag ang pagkakayakap ni Aubrey kay Zandro habang si Zandro ay humigpit ang hawak sa kanyang itak.